Mahigit sa isang dekada na ako sumusubaybay sa One Piece. At isa sa mga pinakamalaking katanungan ay kung ano ang One Piece. Ano nga ba ang One Piece? At saan ito makikita? Makikita ito sa huling isla sa dulo ng Grand Line na ang tawag ay Raftel o Laftel. Magsimula tayo sa isang isla kung saan nag-cruz ang landas ng Roger at Whitebeard Pirates. Kasalukuyang naglalayag noon ang Whitebeard Pirates kasama si Kozuki Oden. Oo, ang tatay ni Momonosuke. Nang mapadaan sila sa isang isla kung saan mabilis na nagsisialis ang mga hayop na malapit doon. Inutusan ng isang miyembro ng Whitebeard Pirates ang batang si Marco the Phoenix na lumipad at siyasati ng isla dahil madali lang para sa kanya iyon gamit ang kanyang sinumpang prutas na Phoenix. Subalit, tumanggi ito dahil wala daw siya sa mood para gawin iyon kaya pinuntahan na lang ng Whitebeard Pirates ang nasabing isla. Noong oras din na iyon ay nagmamasid ang batang si Baki the Clown at nang makita niya na papalapit sa isla ang Whitebeard Pirates, sinabi agad niya ito kay Goldie Roger na patatapos lamang makipaglaban sa mga Marines. Binalaan ni Dark King Silver's Rayleigh si Roger na patatapos lang nila makipaglaban at hindi birong kalaban ng Whitebeard Pirates. Subalit, binaliwala lang ni Roger ang sinabi ni Rayleigh dahil may importanteng tao sa grupo ni Whitebeard na gusto niyang makita at makausap. Nang magkita ang Roger at Whitebeard Pirates, unang sumugod si Oden. Naghanda si Silver's Rayleigh at si Scrapper Caban, subalit biglang nanguna si Roger upang harapin ito. Isang wasiwas lang ng espada ni Roger ay sapat na upang patalsikin si Oden, nagulat na gulat sa lakas nito. Dito na pumasok si Whitebeard. Naglaban si Roger at si Whitebeard at sa tindi ng labanan, yumanig ang buong isla at umabot ang puwersa sa Moby Dick ng barko ni Whitebeard. Matagal tayong hindi nakita, Newgate. Gurararara, mukhang masiglang masigla ka pa rin, Roger. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, walang humpay na naglabanan ang 2 bigating grupo ng mga pirata. At sa huli, patas lang ang naging resulta. Kaya napagdesisyonan nila na ihinto muna ang laban at magdiwang na lang. Dito rin unang nagkita si Blackbeard at Shanks na mga bata pa ng mga panahong ito. Habang nagsasaya ang lahat, seryosong nag-uusap si Roger, Whitebeard at Oden dahil ibinunyag ni Roger na naabot na nila ang huling isla na ang tawag ay Roadstar. Subalit, nalaman din niya na hindi iyon ang huling isla na hinahanap nila dahil patuloy na umiikot ang kamay ng kanilang log post or compass. At para mahanap nila ang huling isla, kailangan niya ng taong marunong magbasa ng phoneglyph. At ito nga, si Oden. Ang taong kanyang gustong makita at makausap sa pangkat ni Whitebeard. Nakiusap si Roger kay Whitebeard na kung maaari ay hiramin muna si Oden sa loob ng 1 taon. Tumanggi at nagalit si Whitebeard. Ngunit pumayag naman si Oden kaya wala na rin nagawa si Whitebeard. At doon na nga nagsimula ang bagong pakikipagsapalaran ng Roger Pirates. Marami silang napunta ang lugar at isa na dito ang Sky Island kung saan nakita nila ang gintong kampana ng Shandians na nagturo sa kinaroroonan ni Poseidon, isa sa 3 kinatatakutang ancient weapons. Inutusan ni Roger si Oden na isulat sa gilid ng phoneglyph ang kanyang mensahe para sa marunong bumasa ng phoneglyph. Tama ang narinig nyo.
Hindi si Roger ang nagsulat sa gilid ng phoneglyph na binasa ni Nico Robin sa Sky Island, kundi si Odin. Pagkatapos ng Sky Island, tumungo naman ang Roger Pirates sa Water 7, kung saan nakita ulit si Roger at si Tom, ang fisherman na gumawa ng Oro Jackson, ang kanyang barko. Dito rin sinabi ni Roger kay Odin na naghahanap siya ng pulang phoneglyph o road phoneglyph, at nang sabi ni Odin na mayroong isang pulang phoneglyph sa Wano, nagulat si Roger at sinabing mayroon din siyang nakopyang pulang phoneglyph galing kay Big Mom. Pagkatapos sa Water 7, tumungo naman ang Roger Pirates sa Fishman Island, kung saan nagkita ulit si Roger at si Haring Neptune. Tinanong ni Roger kay Haring Neptune kung may alam siya tungkol sa isang ancient weapon na ang tawag ay Poseidon. At sinabi nito na malaki ang posibilidad na ang kanyang babaeng anak sa hinaharap ang hinahanap niya, na sinugundahan ni Charlie, na 3 taong gulang pa lamang noong panahon na iyon. Pagkatapos ng Fishman Island, tumulak naman ang Roger Pirates papuntang Wano, ang bayan ni Odin. Ngunit agad silang umalis pagkatapos mabasa ang isa pang road phoneglyph. Sunod naman nilang pinuntahan ang zoo, isang bayan sa ibabaw ng naglalakad na higanting elepante, kung saan nakita nila ang huling road phoneglyph na hinahanap nila. Ngayong nakumpleto na ni Roger ang 4 na road phoneglyph, hindi na siya nagpatumpik-tumpik, at nang tanungin siya ni Rayleigh kung kailan sila aalis, ang sabi ni Roger ay, "Ngayon na." Sa kasamaang palad, si Buggy ay biglang nagkaroon ng mataas na lagnat, kung saan hindi na siya pinahintulutan ni Crocus na sumama. Dahil dito, minabuti ni Shanks na magpaiwan na rin, at ito ang mga salitang sinabi niya kay Buggy. "Huwag kang mag-alala, Buggy. Isang araw, pupuntahan din natin ang lugar na iyon gamit ang ating sariling barko." At agad nga natumulak sa lugar na itinuturo ng road phoneglyph ang Roger Pirates. Isinulat ni Odin ang kanilang expedition. Sinabi niya na nalaman nila ang lahat tungkol sa mundo. Nalaman nila kung ano ang nangyari noong panahon ng Void Century. Nalaman nila kung ano ang ibig sabihin ng D sa mga pangalan. Nalaman din nila ang mga bagay tungkol sa mga ancient weapons, ang Poseidon, Pluton, at Uranus. Nalaman din niya na noong unang panahon ay konektado ang Wano sa mundo. At higit sa lahat, nalaman nila kung ano ang One Piece. Alam niyo ba kung ano ginawa ni Goldie Roger at ng kanyang mga kasama nang makita nila ang One Piece? Tumawa sila. Humalakhak. Tumawa sila ng tumawa hanggang sa maluha at wala nang maitawa. Ang sabi ni Roger, "Oh, Joy Boy, sana pinanganak ako sa panahon mo. Ang iniwan mo ay isang hindi kapanipaniwalang kayamanan." Lumingon si Roger sa kanyang mga kasamahan at sinabi, "Mga kasama, wala pang ibang nakakapunta sa islang ito sa loob ng 800 taon. Ano kaya kung tawagin natin itong Laugh Tale?" At muli silang nagtawanan. Matapos ang araw na iyon, mabilis na kumalat ang balita at si Goldie Roger ay kinilalang hari ng mga pirata.